Kahit ako mga ka-Q, nung ginagawa ko yung vlog na to ay sobra talaga akong kinikilabutan mga ka-Q. Hindi ko alam kung ano yung aking nararamdaman pero sobrang kabado ako. Nag-alangan pa nga akong ituloy itong vlog na to mga ka-Q pero dahil sa inyo ay ito, itutuloy ko to. At kung mag-isa ka lang habang pinapanood yung vlog na to, make sure lang na meron kang lakas ng loob para tapusin tong video na to. Kung taga-Aklan ka mga ka-Q, kilalang kilala nyo itong lugar na to mga ka-Q. Kilalang kilala nyo yung bahay na yan. Yung dalawang palapag na yan na old house mga ka-Q. So sikat po yan dito sa amin, kilala po yan dito sa amin. Dahil nga ang bahay na yan ay sinasabing haunted house daw. So kilala yan dito sa amin bilang haunted house, yan yung tawag nila sa bahay na yan. Bakit? Kasi sabi nila mga ka-Q, ay mayroong daw nagpapakita sa bahay na yan tuwing gabi. Yan, ating gabi mga ka-Q, mayroong daw nararamdaman. Nakakaiba yung mga dumadaan dito. Yan, mayroong kasing daan dyan sa gilid. So yung mga dumadaan daw dyan, mayroong daw nararamdaman na hindi maganda sa bahay na yan. So sobrang tanda na ng bahay na yan mga ka-Q. Kaya kita nyo mayroong nakalagay dyan, danger, not do not enter. So ibig sabihin, kumbaga delikado na yung bahay na yan kasi anytime pwede po siya mag-collapse. So kapag nasa loob ka tapos mag-collapse siya, siyempre maano ka talaga sa loob, matatrap ka talaga sa loob. So yan po yung tinatawag dito sa amin na haunted house. Ayan mga boss. So maraming natatakot tumaan dyan tuwing gabi. Ayan. Kasi meron daw silang naririnig na hindi kaaya-aya o napaka-creeping mga tunog kapag dumadaan sila dyan. Mga boss, meron daw nagpapakita. Ayan, meron daw parang may kumakain sa loob. Yan, mga naririnig silang mga kalabog ng kung ano-ano, mga tunog ng kutsara. Yan, parang daw may kumakain sa loob mga boss. So kilalang kilala nyo to kapag taga-Aklan ka, diba? Madadaanan po natin yan kasi nasa tabi lang ng kalsada yan yung bahay na yan, you know? Ako nga habang binibidyo ko nga ngayon yung bahay na yan, parang meron akong nararamdaman na hindi maganda. So ayan, yun lang. Kapag napadaan kayo dito ay magtabi-tabi kayo. Yan, kumbaga huwag kayong masyadong maingay. Irespeto natin kung ano man yung meron dyan, diba? Hindi man natin makikita o nakikita man natin, kailangan natin irespeto para na rin maging maayos sa kapakanan din natin, diba? Huwag natin kuluhin. So sa mga taga dito, marami pa rin akong nakikitang umaakyat dyan sa taas. So may nakalagay na nga, danger, do not enter. So bakit pumapasok pa rin kayo? Siyempre pag nag-collapse yan tapos nasa loob kayo, pwede kayong madisgrasya. Kaya sundin nyo na lang, huwag nyo nang pasukin. Ayan. So yun lang mga boss.